Thank you.
Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minamahal, na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Efraim na lumabas. Kinalo ko siya, subalit hindi niya alam na ako ang nangangalaga sa kanya. Pinagtubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-alis ng gusal sa kanilang hindi at yung mo ako upang sila ay napakakalan. Nagtatalo ang loob ko at nanayag sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigal ng aking puo. Hindi lang muling sisiray ng Efraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalimutan ninyo at hindi ako narito upang magwasa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, ako ang
Ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapagalingan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang pagpala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pagpapag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y nililigtuhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkama sa bawat sabayan, sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang iyong buhay espiritual sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng kahilingan kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala niyo ang di matingkalang pag-ibig nito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po. Patuloy na mataas
di nagdadala. Paano nyo may magdala sa ako hindi nagdadala? Nako. Saan? Yun. Hindi lumaki. Mga kung tawagin po natin ay mga nag-iibang bansa, yung mga ating mga workers abroad, na kung saan ay binibigyan natin ng panalangin, mga migrante, no? Na pinaalagaan po yung binibigyan ng Indesyo. Kaya po, makita natin na every month, may Indesyo ng Santo Papa. Huwag natin palimutan. At yan po, ay hindi lang ang ipagdarasal sa unang Biyernes ng Kwarto. Ngunit, sangayon si Lina Mahayag na umaharap ituwing Biyernes na kusinin yung inyong dibusyon. Pero bahagi mo kung every pagdiligo ng kapistahan sa kapalaman ng puso ni Jesus, ang pinakamay intensyon natin ay for the sanctification para sa kapatahan ng mga pari. So, bahagi lang yun na sa ating pagdarasa kasama ng mga minimum intention. Pag yung kalimutan yung intention ng Santo Papa, kasi mamaya kayo ay magaling at palagay mo rito, no? Nakalagay mo rito, no? Mamaya mamasahin mo na it happens to me in that specific day. I wish to announce that on this day of the corporal acceptance of the apostleship of the UK, I'm denying indulgence provided you fulfill the conditions of una confession. Kaya po siguro, maaari nyo na maging talaga para sa musulang ng panalangin. Ito yung suggestion ko lang naman. Nanawa ko kayo maglaan talaga ng araw na kumpisa ng para lamang sa mga miyembro ng musulang ng panalangin. Hindi lang po tuwing holy hour. Kasi for your renewal. Kasi yun ay isang kondisyon. Pwede naman kayong mag-inyo na hindi kayo mag-umpisa. Kaya lang, you will not receive the plenary indulgence. So, ano yun? Nandiyan yung conditions of confession, communion, and prayer for the intentions of the Holy Father. Kaya kung pinanggit sa ito, kasi kung hindi ninyo alam ang intention sa Holy Father, hindi may bibigay sa inyo ang plenary indulgence. Kasi hindi sa inyo sa condition para matanggap ninyo ang plenary indulgence. Confession, communion, and prayer for the intentions of the Holy Father. Pagamat po yung kaparamahan ng puso ni Jesus ay para po sa kabanalan ng mga pari, yung intention sa kaupan ng protagonisma ay magbahagi po for our migrant workers. So, bahagi yung mga kapilos, meaning na pinagdaanan lang natin o kailan na susunod natin sa mga halaga po na nabagin ng mag-Diyos na maging bahagi ng ating pananaw. Lalo-lalo po yung mga nagdidimusyon sa kamalamahan ng puso ni Jesus. Pero yung nais ko bigyan ng pansin ngayon ay wala diba kundi ang tinuturo po ng kamalamahan ng puso ni Jesus. Ano yun? Yung tayo ay tumugon tulad ng pag-aliaya ni Pope Francis na binigyan.
Pero pinigigil natin ang intention ng mga pares at mga
Yung kapalaran natin ay hindi sasabihin natin kakayahan. Ngunit, dahil sa dakilang awa at habag ng Diyos. Nanawa ay makita natin na kung sa akin, huwag natin kalimutan. Alam niyo po, minsan, ang kanyang kamahal-mahalang puso
ang puso ng bulong ng pagmamahal. Nano, alam mo naman natin bahag naman tayo ay umibig at yung tao umibig, no? Ay ayaw niyang papayagan yung kanyang inihibig na mapasama. Ganun. Ganun ang awa ng ating Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng ating pagkakas sa Kristo. Kaya, yun ang higit natin yung pag-iwalaan na kung saan ay pag-iwalaan. Hindi ko sinasabi na hindi tayo mag-iwalaan. Mag-iwalaan tayo. Alam niyo namin kung paano ang kakawin natin kung dumating pa na lumawa yung libro. Pero ano, huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan. Ay ang
Because I was in the body, you made me.